What's up mga papi? Cox G Motosik here. And kung mapapansin nyo, wala akong side mirror kasi i-re-install ko yung dati kong side mirror na Rizoma. Ito siya. Bago yan, kitang-kita nyo naman na ang dungis-dungis ng motor natin. So, siguro papaliguan natin para magmukha namang motor. Ang gamit ko palang pang washing mga papi ay tan-tararan-tan-tan-tan-tan Joy, tag 5 pesos. O kung bibilin mo siya sa store, tig 6 na. Pumapatong pa yung nasa store. So, tara, simulan natin. First step pala sa pag-washing mga papi ay yung sa akin lang ha. Binabasa ko muna siya ng tubig. Tinatapon-tapunan ng tubig para lumambot yung mga dumi, yung mga putik. Then yun, sasabunan gamit yung Joy natin, then trapo. So simulan natin. Hindi pala ako gumagamit ng yung compressor, minsan lang pag uso kasi dito sa amin yung hinuhulugan ng tigli 5 piso na compressor and self car wash or self wash. So tara, simulan natin. Next is yung Joy, ilalagay natin sa mga isang tabong amount lang ng tubig. Ayan, nabuhos ko pa. Then, i-boost natin. Then, pabulayin natin. Papi, inuuna ko yung plastic parts. Then, pinanghuhuli ko yung mga nasa bakal or sa metal. Kasi doon masyadong marumi para hindi magasgas yung plastics natin pag nakakuha siya ng dumi sa ibaba. Tara! Ayan, kung makikita nyo, mabula na siya mga papi. So, ang sunod dyan is, babanlawan na natin. So, tatapunan na natin siya ng tubig na malinis. Walang halong bula. Tara. So, banlaw tayo. So ayan mga papi, tapos na natin siyang linisan. Next step is patutuyin natin siya dahil meron tayong i-apply sa kanyang tire at sa kanyang fairings. Yung mga pampakinang na sinasabi nila. I am using tire black and papakita ko sa inyo yung ginagamit ko dyan sa fairings after matuyo. Sa pagpapatuyo pala mga papi, pwede tayong gumamit ng tuyong trapo or yung ginagamit nilang magic towel, yung agad-agad na tutuyo, para mas mabilis siyang matuyo. So, at this point, wala akong gagamitin. Patutuyin ko lang siya. Then after, i-apply natin yung mga ina-apply sa fairings at saka gulong.
So, tara. A few moments later. So, ayan, tuyo na siya mga papi. So, i-apply na natin yung ginagamit natin sa fairings at saka sa tires. Okay? Ito siya ang ginagamit ko mga papi. Sano Protector Wax na Magnolia Flavor. First ko siyang nagamit 8 months ago. Pero una kong nagamit sa kanya is yung strawberry flavor kasi mas mabango yun. Kasi nung bumili ako, naubusan. So, ito ang nabili ko. So, okay lang naman. Mabango rin siya. And, sa tires naman is, itong Sheer Tire Black. Okay? So, apply natin. I-apply muna natin itong Sano Protector Wax. Then, after that, yung Sheer Tire Black. So, gamit itong malinis na trapo. And, pag nag-a-apply tayo ng ganito mga papi, dapat sinishake natin ng mabuti. So ayan, tapos na para sa fairing. So, note pala na hindi ko siya ini-spray dun sa mga matte fairings kasi may nabasa ako na nakakapag-fade daw siya ng kulay pagdating sa mga matte. Then, sunod natin yung tire black. So, pag-apply ng tire black mga papi, hindi ko siya ina-apply lahat. Dun lang sa side kasi anong purpose na ina-apply pa natin yung sa center na dudumi rin. Pero feel ko talaga uulan ngayon kasi sumpa rin to gaya ng ibang mga wax dyan na ginagamit. So tara, gamit pa rin tong malinis trapo. Pag-install na natin ng side mirror natin. Actually, reinstall lang ito kasi as I've said a while ago na gamit ko na to siya dati. Nag-change lang ako nung stock. Yung sa stock mga papi, wala akong masabi dun sa performance kasi napakaganda ng performance niya. Nag-matter lang siya sa look kasi medyo mataas siya masyado. Pero kung when it matters to performance, napakaganda ng kuha niya sa likod. Yun naman yung purpose niya. So, ito na. At kung makikita nyo, naka-mount ako sa aking helmet kasi para makita nyo yung pag-install ko. And gagamitan natin siya ng wrench.
hindi ko alam kung anong size nito. So, simulan na natin. Paglagay pala ng mga ganitong uri ng side mirror mga papi, dapat nakuha muna yung angle niya bago mo siya i-fix yung kwan niya. Dito, ang tawag dyan. Ang sikit niya, fix mo na siya kasi kumbaga bawal na siyang galagwalawin pag na-fix na siya kasi luluwang. Magkukosto siya ng pagkakaalis niya. Bago bumabiyahe ka, bigla siyang iikot. Okay, naluwang. Lalagay ko na rin yung sa kabila muna bago ko ayusin. Ito mga papi. Sasakyan ko sa mga papi para makita ko yung view. So, medyo yan ang view ko. So, dito ko na siya yung time na higit-higitan ko siya. Yan. Masyado. Ayan mga papi. So, after na siyang nakabit mga papi, huwag nating kalimutang ilagay yung cut niya na may rubber dito kasi hindi ito mag lalak kung wala ito. Dito ko natatapusin ang vlog na ito mga papi. Respeto at pagmamahal. Ingat kayo parate. Mwah!